Safeguard Registration Act, target na maipasa ng Senado ngayong taon. Ayon kay Senate President Mig Zubiri, layon itong matigil na ang tanamak na pangluloko ng mga scammer na ang ilan ay nagpapanggap pa na mataas na lokal na opisyal ng gobyerno. Si Eunice Amonte sa sentro ng balita, live. Audrey, target ng mga senador na maipasa na nga itong SIM Card Registration Act bago magtapos ang taon matapos itong ma-veto nitong nakaraang 18th Congress. Sa katatapos lamang na press conference ni Senate President Mig Zubiri, sinapubliko nito ang mga halimbawa ng text messages na natatanggap nito mula sa mga scammers na nangihingi ng pera na nagpapanggap na mataas na lokal na opisyal ng gobyerno. 60,000 pesos ang inisyal na hinihingi kay Zubiri at nangihingi pa niya ng video greetings. Ani Zubiri, kapag naipasa na ang SIM Card Registration Act, mababawasan ang ganitong klase ng krimen. Kaya naman target ng Senado na by December ay maipasa na ang SIM Card Registration Act. Pabala sa ating mga kababayan na nanonood na at nakikinig. Mag-ingat po kayo sa mga ganitong klase modus operandi na tumatawag sa inyo at humihingi ng tulong. Nagpapanggap na ibang tao, lalo na mga tao na sa kapangyarihan, I think they should be forewarned. Dapat babalakod po publiko sa mga itong klaseng modus operandi. And sa mga may planong gumawa nitong klaseng scams, handa po ang Philippine National Police at ibang investigative agencies ng gobyerno na huliin kayo. Medyo delikado po pag ang kalagayan ninyo, pag ganito mangyari, makakalaboso po kayo. Kaya huwag nyo na sanang gagawin ito. Bukod aliya kay Zubiri, meron pang dalawang senador na nakakakuha pa ng mga nanloloko dito nga sa kanilang number o yung mga scammers. Ayon kay Police Colonel Hansel Marantan, nagkalata niya mga ganitong modus operandi kung saan ginagamit pa ang pangalan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Inday Sara Duterte. Ayon sa PNP, CIDG-NCR, nahuli na nila ang scammer sa likod ng panloloko gamit ang pangalan ni BBM sa Caloocan at sa Rizal naman, nahuli ang pakilala naman mula kay VP Inday Sara. This is not the first time na may nangyaring ganito. In fact, to mention a few, even during the time before the election, ganyan din ho ang ginawa nila kay President BBM and VP Inday Sara. We were able to arrest them, 30 of them, and we were able to fight cases against them also. So, hindi na ito bago. It becomes a very lucrative already. So we have to forewarn you about the statement of the Senate President. At this is the best time to alarm also possible victims. Nakahanda naman ani ang Senado na dagdagan pa ang budget ng PNP sa nalalapit na budget hearing para madagdagan ang kanilang kakayahan na agad mahuli itong mga manloloko. Sa ngayon, arestado na ang mga nanloko kay Senate President Mig Zubiri na isang 46 years old at 23 years old. Pagtitiyak naman ng PNP, nakahanda na sila umaksyon hindi lamang sa mga senador na nagre-reklamo, kundi pati na sa mga ordinaryong individual na makukuli nila at mga magre-report ng mga ganitong ang nang-iisip scam ng kapwa. Sa ibang isyo naman, bukas ay magpapatuloy ang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa isyo naman ng mga overpriced laptop na binili ng DepEd sa pamamagitan ng PSDDM. Balik sa iyo, Audrey. Maraming salamat, Eunice Amonte.